activa el filipino, atacando con todo el de Tijuana. Le está haciendo efecto ese golpe. Atacando con todo, pero cuidado, se fue la lona el Pantera. ¡Se fue la lona el Pantera! Hi, I'm Donea Hasnietis, World Division World Champion. Please subscribe, Suntok Pilipinas. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media at matunog ang pangalan ngayon ng isang Mexican fighter na si Luis Pantera Neri. Isang malupit na Meksikano at isa sa magagaling sa super bantamweight division ngayon. Maaaring pamilyar sa inyo si Luis Neri dahil maaalala noon na naging target din ito ng angas ng Pinas noong taong 2020. Si Luis Neri ay isa sa mga pinagmamalaki ng Mexico pagdating sa boxing. Dahil si Luis Pantera Neri ay isang 2-division world champion at dating undefeated fighter. Naikwento noon ni Janriel Casimero na nakasabay niya ito sa isang boxing gym at napansin ni Cuadro Alas. Hindi man lang tumatagal ito ng isang oras sa kanyang pag-iinsayo. Nakita daw ni Cuadro Alas na saglit lang at maikli lamang kung mag-training ito. Kaya bukod kay inuwi noon, type din niya makalaban sana ang Noy undefeated Mexican champion na si Luis Pantera Neri. Kung ating maaalala, nasa isang bubong sila noon ng PBC at napakaposible nilang maglaban kaya isa si Luis Neri sa isa sa mga hiniling Cuadro Alas na makalaban niya noon. At kung nagkataon sana na naglaban sila at nanalo si Cuadro Alas, siya ay magiging isang ganap na 4-division world champion. At dito, makakasama sana ni Janriel Casimero, si Nadoni Ahasnietes, at Nonito Duraire bilang 4-division world champion ng Pilipinas at saktong-sakto sana sa kanyang alias na Cuadro Alas. Pero noong 2021, sa kauna-unahang pagkakataon, nadungisan ang magandang kartada ni Luis Neri. Dito niya nalasap ang kauna-unahang talo sa kanyang magandang karera at kasabay niyan, naagaw ang kanyang titulo at natalo pa via knockout. Dito na naagaw ang kanyang WBC Super Bantamweight title ni Brandon Figueroa na tinapos lamang siya sa loob ng 7 rounds. At balitang balita ngayong 2022, nabanggit ng kampo ni Janriel Casimero na sinusubukan nilang makipagnegosyasyon sa kampo nila Luis Neri para maikasa na ang kanilang bakbakan. Isang magandang laban ito kung matutuloy man dahil sa kasalukuyan, si Luis Neri ay ang number 2 contender ni Stephen Fulton sa kanyang WBO title. Number 3 naman sa IBF title ni Murudjon Akhmadaliev at number 1 contender sa WBC Super Bantamweight title. Nangangahulugan na kung matuloy ito, Casimero vs Neri, isang malaking oportunidad ito para sa angas ng Pinas. At kung magwagi si Janriel Casimero, bubulusok ang kanyang rankings pagdating sa Super Bantamweight, lalong-lalo na sa tatlong sanctioning bodies na WBC, WBO at IBF. At posibleng mapaaga ang pagharap sa isang world champion dito sa kanyang bagong division na Super Bantamweight. Kaya for today's video, sa mga interesadong makita ang Neri versus Casimero, ating sariwain ang laban ni Pantera kontra kay King Arthur Villanueva sa isang matinding aksyon at ito'y ginanap mismo sa bansa ni Luis Pantera Neri sa Gaspar Stadium, Tijuana, Mexico. Tila naging mala Janriel Casimero si King Arthur Villanueva dahil magmula Pilipinas, dumayo pa siya papuntang Mexico para harapin ang Noy undefeated fighter na si Luis Pantera Neri. Sa panimula ng laban, makikita natin na nagpapakiramdaman pa ang dalawang fighter. Maya-maya pa, ang Pantera ng Mexico na si Luis Neri ay nagpaulan na ng kaliwat kanang suntok. Pero dala-dala ang tapang ng Pinoy, si Arturo Villanueva ay bumibitaw rin. Empezando con esa
At dito pinairal ang mga jabs ng ating kababayan na naging bit-bit niya sa unang round. At sa sumunod na round, tila walang kapaguran ang Mexican undefeated fighter na si Luis Neri dahil kaliwat kanan pa rin ang mga binibitawang suntok. Kahit dayo lamang si King Arthur Villanueva, walang takot ito na magpakawala rin ng mga suntok. At mapapansin natin na dito na dumidiskarte si King Arthur Villanueva sa pamamagitan ng pagbitaw ng mga jabs ay nagahanap na siya ng isang opening na para mapakawalan ang kanyang power punch. Viene para el cierre del tercero, el hombre que fue capaz de quitarle el invicto y arrebatarle el título de campeón mundial a Shinsuke Yamanaka, Luis Pantera Neri dominando. Ngunit naaantala ito sapagkat si Luis Neri ay patuloy pa rin sa pag-atake. Todavía representa un peligro importante Villanueva, viene para bien cerrado, bien Sara Aguilar, nada más moviendo la cintura, metiendo en las combinaciones, quitando ahí con esa cintura ese volado que estaba tirando Arthur, lo encierra las cuerdas nuevamente a dos manos, insistiendo con el golpe. Entra combinación de izquierda, Sabra, vuelve a meter ese volado, atacando, entra ahora con la derecha, sacudieron al Pantera, pero también sacude a Villanueva, Julio, te escucho. Ay, estoy nervioso, Carlito. ¿Cómo porque... no? At dito na bumagsak ang tinaguri ang Panther o Pantera ng Mexico na si Luis Neri. Pero dali-dali pa rin siyang tumayo na para bang walang nangyari at itinuloy ang laban. At pagdaan ng mga ilang segundo, tuloy ulit ang bakbakan. Sin embargo, aquí viene para adelante Pantera, bien castigando con la mano izquierda y con la derecha. El problema no es el atizar. Dito natin makikita ang isang kahinaan o isang butas na laging open ang pagmumukha ni Luis Neri na hindi niya pwedeng gawin sa ating pambansang angas na si Cuadro Alas, John Real Casimiro. Ngunit sa kabila ng isang knockdown na nagawa ni King Arthur Villanueva, bigo ang ating kababayan na manalo kontra sa Pantera ng Mexico na si Luis Neri. Pero ipinakita ni King Arthur Villanueva na hindi basta-basta papadaig ang isang Pilipino dahil nakapagbigay pa ito ng isang knockdown sa round number 4 at nagbigay rin ng isang entertaining fight. Kaya kung kayo po itatanungin kung magharap si John Real Casimiro kontra dito sa Mexican Panther na si Luis Neri, ano kayang kakalabasan ng kanilang magiging laban? Lalo na, nakita natin kung gaano kalakas si John Real Casimiro magmula nung umakyat ng Super Bantamweight Division. Comment nyo na lang po sa baba at ating pag-usapan. Salamat po.
Pantera.